Grandma say, I can hear you say, I, 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 I.
special comeback vlog for me is brought to you by Innisfree. Pag naiinis ka, bumili ka ng Innisfree at saka Kiko Cosmetics. Okay, first of all, ito yung second time na nag-react ako kay Gigi Delana. And napakagaling niya. Even though I'm really not a fan of Gigi, and then very rare ko siyang panoorin sa aking reaction vlog, which is kasi nga, Indonesia yung focus ko noon at palagi. Para sa akin, alam ko na napakagaling ni Gigi Delana. Sobrang versatile niya. She got this very unique voice. At pag kumanta siya, wala siyang signature. Kasi kaya niya kahit iba-ibang tono, iba-ibang style, mula rap, love song, pop music, at kung ano pa, lahat ng klaseng kanta, kaya niyang laruin ang boses niya. Yun yung pinaka-favorite ko sa isang singer. Kung magugustuhan ko siya, at gagawin ko siyang reaction vlog, isa si Gigi Delana sa isa sa aking magugustuhan as a content creator. Kasi hindi rin ako basta-basta pumipili ng... I mean, hindi ako basta-basta na bigla na lang pipili ng ire-react ko. Siyempre, dapat yung gusto ko at makaka-apply sa aking buhay ang kanyang kanta. So, what can I say? Wala akong narinig na Diana Ribs, okay? Wala akong narinig na Diana Ribs style. Wala akong... Parang very different from original. Meron siyang sariling style. Gumawa siya ng kanyang version. At hindi ko na maalala si Diana Ribs. Kasi usually, every time na manonood tayo ng isang song at ginawa lang itong song cover, I mean, every time na manonood tayo sa isang singer na... kumakanta at ginagamit ang song cover, maririnig pa rin natin yung original singer. Maaalala pa rin natin or pwede natin ikumpara by saying, ay, mas okay pa rin yung original. Parang ganon. Pero with Gigi, nakalimutan ko kung sino yung original. Para sa akin, tuwing kung papakinggan ko lagi siya at papanoorin, lagi kong iisipin na bagong kanta lagi ito ni Gigi. At parang kanya rin ata to kasi parang inangkin na niya lahat. At saka, maganda yung todo bigay na pag-deliver niya. Para siyang naging, para sa akin ha, nung ino-observe ko yung boses niya at saka yung version niya, para siyang naging jazz. Para naging jazzy. Parang may mga sway-sway. Parang pinagsama kasing... Yun nga. Pinagsama kasi siyang classic plus jazzy style. So, ang ganda. Yun agad ang nakuha ko sa aking isip na may pagka-jazz yung style na ginawa ni Gigi. Tapos, ang ganda ng mga style niya, ng mga kulot-kulot, at saka yung mga, ano ba tawag doon? Yung kulot-kulot niya at yung mga, hindi ko kasi alam, wala kasi ako alam. More into, ano lang ako, I told you, sa song, sa boses, sa music, sa style. Pero wala akong alam sa mga, hindi kasi ako singer talaga, diba? Sinasabi ko, di ako singer. Gusto ko lang yung marinig yung kanta. Basta, maganda yung style niya, lalo sa dulo. Yung mga kulot-kulot niya, yung mga we, hindi ko na kung tawag doon. So, maganda. At saka, ang sarap panoorin pag maganda at gwapo ang isang singer. Saka, gusto ko yung mukha niya kahit na ayusan mo ng kahit ano, kahit ponytail na dalawa, pang bata, pang teenager, or pang matured, or pang classy, or pang cutie, bagay na bagay kay Gigi. Saka, gusto ko yung aura niya, maganda yung mukha niya kahit walang makeup, yung pa isa. Kahit simpleng ay makeup lang or blush on saka lipstick, okay. Mas maganda sa kanya yung makeup na light lang. Baby face siya palagi. And
ang gandang panoorin pag maganda yung singer, tapos maganda pa boses, tapos makikita mo, parang very angelic pa. So, nakaka-relax. Lalo na kung stress tayo sa buhay. So, yun ang aking observation kay Gigi De Lana. And kung may gusto pa kayong i-react ko about kay Gigi at sa ibang artist na favorite nyo, please do comment down below kasi tayo ay lilibot na sa buong mundo, especially sa ating bansa na Pilipinas, sa ating mga tubong ating, okay? Sa ating mga singer na galing sa ating bansa. Ano? I mean, Filipino singer! Especially sa mga Filipino artists, mag-react tayo dyan. Tapos, ano pa ba? Pagdating sa Better Days, ang ganda ng meaning ng kanta niya. Saka, pag naririnig natin yung Better Days, ang naalala natin mga old song, para siyang kapatid ni Through the Fire, ayan, ni Foolish Heart, ano pa ba, at kung sari-sari pang kanta noon. Mas gusto ko yung old song, yung mga very classic, maraming makaka-relate. Kahit pumunta ka sa mga bar gigs, mga live bands, napapansin ko, pag bago yung kanta na kinakanta ng mga singer, hindi sila nag-e-enjoy. Pero pag bumalik sila sa mga 80s, 90s, 70s, 50s, sobrang na yung 50s, mga 80s, 90s, ayun, andyan na. Attentive na ang mga audience at tuwang-tuwa na sila at nakikisama na sila sa singer. Pero pagbalik na naman sa mga 2020s, wala na naman silang concentration. So, mas maganda talaga old song. At walang katumbas ang old song. Wala na akong makitang mas hihigit pa sa mga music noon. Para sa akin, mas maganda pa rin yan. At maganda rin yung message ng Better Days kasi tinatanong ng apo dun sa lola na bakit ganito tayo, bakit tayo naghihirap. Kailan ba yung Better Days? May Better Days ba? May future ba tayo? At kung merong Diyos, pwede bang makausap? Pwede di siya sumasagot. Mga ganon. At akala mo ganon lang yung kanta. Mahirap siyang kantahin. And not all artists can sing this song, Better Days. At hindi lang yan. Kasing ganda ng Better Days yung sound arrangement, yung wordings, yung meanings, yung kind of music, yung the way na pag-deliver at pagganta, maganda talaga. Hindi lang siya basta-basta kakantahin. At saka maganda yung meaning. At saka, alam mo yung mga song noon, mas makaka-relate tayo. Alam mo yung mga song noon, mas makaka-relate tayo sa mga pinagdadaanan katulad ko. May laki yung pinagdadaanan ko sa buhay. At isa sa kanta na gusto kong pakinggan ay Better Days. At pag hindi ako okay, gustong-gusto kong makarinig ng malakas ng music at gusto kong pasabugin ng utak ko ng maraming kanta para lang pumunta lahat yung mga wording sa akin at hindi problema. Eh, music can help. Music can cure your heartbreaks. And music can heal your soul and your mind. So, I hope you like my reaction. And thank you so much. Again, I hope you like my reaction. And please, if you like my reaction and you want me to make a reaction to Gigi again and to your favorite artist, please do comment down below. At iisa-isahin natin yan. One step at a time. There you go. Bye! See ya! And I hope you got Better Days this weekend because life is too short. Live your life to the fullest. Walang ibang magbibigay sa'yo ng saya kundi ang sarili mo. And always pray to God because God is miracle and God answers all our prayers through ups and downs. Bye!